Ano, ready ka na ba? Ready na ako. Pawis na ako eh. Nag-inat-inat ka na ba? Yes! O, dating gawin ah. Okay. One, two, three. Kain pa ang atsugi. Presyong aabot kaya. Adobo man ang sinigang may extra soup ka pa! Dahil dito sa I Heart You Carinderia, mabubusog ka sa pagmamahal! Ayan na ang mga customer. Pasok! Baka naman pwede nyo na akong tulungan. Araw-araw nyo lang ginagawa yan. Ang dami nyo lang ang fans, oh! Ate, order nga ng isang minuto. Isang order? Ah, sige. Ay, naku, sis. Pasensya ka na. Ito kasi si Melanie nadala ko sa pasayaw-sayaw niya. Tigas pa naman ang katawan ko. Dalawa, sige. Dali, ha? Eto na ang minuto! O, kain lang kayo ng kain, ha? Bawal ang diet dito. Salamat. Ate Ses, ang sarap-sarap talaga magluto. Pwede-pwede ka na mag-boyfriend. Nako, wala na sa hashtag goals ko yung pagpa-boyfriend eh. Binata lang ako, niligawan ko itong si Ses. Yes! Pasabaw naman, oh. Sige, Rambo, sabaw. Hoy, choose itong friend namin, hindi ka niya sasagutin. Ano ba? Tanggap ko na matandang dalaga ako, no? At hindi niyo na ako kailangang bulahin pa kung gusto niyo lang ng ekstrang soup. Melanie, please paabot naman kay Rambo. Matandang dalaga agad? Ikaw naman, kung 40 ka pa lang, no? Hindi mo ba alam na 40 is the new 20? Ano ka ba naman? Araw-araw na lang ang topic natin kung sa edad ko pag boyfriend. Jinky? Jinky, yeah. My friend! Ay, sorry! Kailangan nang i-deliver sa office. Oo. O, hawakan mo yan. I-deliver mo na to. Ito listahan. Ayan, ha? Ayusin mo, ha? Akin na yung listahan na yan. Hindi yan listahan, menu natin yan. O, ito na. Bigay mo sa kanila para maka-order na rin sila bukas, ha? Ah, Ses, paalam sana ako. Uwi ako na maaga mamaya, ah. Alam mo na, mansarin namin ng jowa. Ay, Ses, ako din po. May kadate ako mamayang gabi. At hindi ako magpapatalo sa kay Melanie. Napakaswerte ng love life. Sige na, payagan mo na ako, please. Sige na, payagan mo na rin ako, please. Sige na nga. Ah! Ingat ka sa pagde-date-date mo na yan, ha? Ako pa ba, sis? Napakalaki nitong muscle ko. Ang takot lang nila sa akin. Napakabait talaga ng best friend ko. Hoy, best friend natin. Ang kinin mo talaga. Ako pwede na rin, ha? Oo naman. Best friend natin! Ni best friend mo! Hi, thank you, sis. Alam mo, sis? Bibiyayaan ka ng Panginoon ng lalaki tunay na magmamahal sa'yo. Binola mo pa ako. Lang lalaki para sa'kin. Ang mega! Maghintay ka lang. Mahahanap mo rin ang katapad. Dahil sa pangalan. Kanin daw. Ay! Jinky! Yes? Jinky! Oo nga. Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo. Bibiyayaan ka ni Lord ng lalaking tunay na magmamahal sa'yo. Wait ka lang dyan! Ay! Halik kayo mga suki! Oh, ito ba? Turin! Puro gulay? Sige po na kayo! Pato tayo, te! May lugar pa doon, oh! Sarap yun talaga! Sarap, sobrang saan ba ito nabibili yung lunch natin? Hindi mo, naka-hardship pa yung gulay. Wala akong idea. Si Ate Luz, siya lang ang kumakausap sa Carinderia. Mag-aalam niya. Dodoblehin ko yung order ko bukas. Gustong-gusto mo yung pagkain, oh. Tol! Oh. Pinabibigay ni Diane. Wow! Gustong-gusto kanya talaga, ah. Patusin mo na kasi, babae na lumalapit sa'yo, eh. Tol, alam niyo naman yung trabaho lang nasa utak ko. Sa gastos lang yung mag-girlfriend-girlfriend na yan. Sweldo nga, hindi nga kasi sa atin. Magdagdag pa ako. Uminom mo na lang.
Kuripot ka lang talaga. Kuripot ka lang talaga. Damot. Hey, perfect timing, ha? Alfred, mukhang mo na pala yung apple na pinapagbigay ko sa'yo. Thanks, ha? Thank you po, ha? Salamat ang gentleman mo talaga, Alfred. Sige. Ay. Ate Luz, yung order ko, dodoblehin ko. At saka, pakibigay po dito. Sige po. Ate Luz, yung order ko. Ah, sige po. Salamat. Sarap. Luz, ano to? What's this? This is not my order. Alam mo, Ate Luz, ilang beses mo talaga namamali yung order ko. Susunod na magkakamali ka, hindi kita babayaran, ha? Pasensya na po, hindi na po ulit mo. Eh, dapat lang! Dayan. Excuse po. Ito na nga ang trabaho mo, di mo pa maayos. Dayan. Just... Sorry po. Huwag ka naman ganyan. Wala namang may sinabi ko, ah. Alam mo, Alfred, huwag din din si Ate Luz. Ses, bago ako umalis, pinapalambutan mo na yan. Hanggang ngayon, pinapalambutan mo pa rin. Anong totoo? Bato ba yung bakang nabili natin? Siyempre, gusto ko yung malambot na malambot para hindi nagre-reklamo ang mga customer pag kumain. Pero madami namang ways na mas mabilis palambutin yan. Ayang ka na naman eh. Gusto mo lagi mabilisan. Mas maganda yung dahan-dahan. Para mas masarap yung karne pag gano'n. At talagang matitikman na ang sarap ng lasa at effort mo sa pagluluto. Ayan tayo eh, puro kadahan-dahan na iiwanan ka na sa biyahe. Wow. Pagluluto pinag-uusapan natin, di ba? Paano naman napasok ang pagiging old maid ko? Jinky, nakausap mo ba si Luz at nakuha mo mga orders? Ay, eto na! Hawak ko na nga. O, ayan. Nakakatuwa nga. May nagbigay pa sa'yo ng letter. Sa'kin? Oo, sa'yo. O, ano sabi? Ang sarap daw ng luto ko. Nagpapalagay ng sabaw sa kanin. Akala ko naman kung ano. Naku, alis na nga ako. Meet ko na yung kaday ko. Tiyang ka na. Biyahin na ako pa. With you, I can be sad with you. Salamat sa pag-appreciate ng luto ko. Lagi ko nang sasamahan ng sabaw ang rice mo. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold. Thank you talaga, Ses, kung sino ka man. Hindi na malungkot ang kanin ko. Lagi na may partner. Like I was told. Masaya ako kapag masaya ang customers ko. Everybody happy. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear.
clear. With you, I wanna stay. Ang saya mo kasulatan. Sana makilala ko sa personal ang magaling na cook na mga kinakain ko. I wanna stay with you. Kuya, bili na po kayo. Pauwi na po kasi ako eh. Magkano to? 50 po. 50. Oh, ayan. Thank you po. Sige. Para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Ay! Pasensya ka na. Akala ko kasi... Hindi, okay lang. Sobrang dugyot ko ba? Gusto mo bumili na sa pagita? Eh, pasensya ka na. Hindi, joke lang, joke lang. Joke. Nonoy, ito pala, oh. Ibigay mo sa tatay mo, ha? Kumusta na pala tatay mo? Gumagaling na po siya. Tulong-tulong po kami nila nanay sa pag-aalaga sa kanya. Ay, good news yun. O sige, pakain mo yan, ha? Opo. Ang bait talaga ni ate. Swerte kami na kaibigan namin si ate. Salamat po. Oo naman. Alam mo, super bait niya po. Parang naging nanay na po namin siya eh. Eh kung pwede ko lang kayong ampunin lahat, ginawa ko na. Sige na, umuwi na kayo gabi na. Teka lang. Sino ba dito yung may sampagita pa? Ito po! Teka lang. Sige. Bibilin ko yan lahat. Ang dami nito ah. Siyempre, teka lang ah. Okay muna, alis. Noy, hati-hati na kayo dito ah. Wow! Sige, ingat. Sige, uwi na kayo. Sige. Bukas ulit. Thank you po. Uy, ingat kayo sa pagtawid. Ang galing mo, no? Hindi mo sila kilala. Palagi mo ito ginagawa. Sayang naman kasi yung mga pagkain kung ire-ref ko lang. Nakagawian ko na rin naman. Maliit na bagay kumpara sa saya, pagkakaibigan, pagmamahal na binibigay nila sa akin. Ang bait mo kahit hindi mo sila kaano-ano. Sabi nga nila, you don't need a reason to help people. Ikaw din, ang bait mo. Yan o, pinakyaw mo. Pinakyaw. Sige, hati tayo. Yun. Palit? Samahan kita. Halika. Sige. Sarap dito ah. Parang natikman ko na dati. Ses? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Eh, ang sarap ng sabaw mo eh. Ito yung nalalasahan ko nakasabaw sa kanin ko. At ikaw lang yung may hardship ng mga gulay. Ikaw si Alfred? Yung nasa opisina sa kabilang kanto? Ako nga. Katagal ko hinahanap kung saan galing yung nakakain ko masarap sa araw-araw. Eh, nandito ka lang pala. Nice meeting you, sis. Kinagagalak din kitang makilala. Salamat pala sa araw-araw na pagpuri mo sa luto ko, ha? Eh, the best naman kasi talaga. Next time, tulungan kita magbigay ng mga pagkain para sa mga bata. Okay lang ba? Okay lang. Okay lang sa'yo? Sarap. Ano ba yung mga ano namin?
Andito na ang order ng mga office. Ayan. At teka lang. May sulat ka na naman. Binabasa ko sinigang, adobo, chops. Sa tingin mo, hindi ko alam na may kasulatan ka. Ano to? Ah! Wala! Si Alfred ba to? Wala! Ah! Si Alfred mo! Wala! Yan lang yung umu-order dun sa office. Eh, bakit ka pinapadala ng mga ganito? Wala. Gusto lang yan ng extra sabaw. Akin na nga yan. Magtrabaho na tayo. Sorry, tapos na pala. Busy ka eh. Tulungan na lang kita magligpit. Okay ka lang? May problema ka ba? Nag-iba yung mood mo eh. Bakit? Hindi mo sinagot, baka importante yun. Ate ko yun. Feeling ko kasi mangungulit na naman yun para umuwi ako ng Cebu. Hindi naman sa nangingialam ako, no? Pero pagkaibigan naman na tayo, chismosa naman ako. May gusto ka bang ikwento? Makikinig ako. Tagal ko na kasi hindi kinikibo ang ate ko simula na umalis ako ng Cebu. Hindi niya kasi maintindihan ang desisyon ko na iwan ang pamana sa aming farm. Namatay ang parents ko na umasang ako ang magtutuloy ng pagtatrabaho sa aming farm. Kaso, gusto ko talagang maging graphic artist. Yun ang pangarap ko. Yun ang gusto ko. Kaya lang, nakukonsensya ako kapag tinatawagan ako ni ate. Ses, masama ba akong tao kasi sinunod ko ang gusto ko? Alfred, hindi masama ang pagsunod sa gusto. Dapat nga talagang gawin natin kung ano makakapagpasaya sa atin dahil dun gaganda ang buhay natin. Pero lagi kasi pinapamukha ni ate na selfish ako. Kaya hindi ko na siya kinakausap. Yun ang mali. Hindi narinig ng ate mo ang side mo. Kausapin mo ang ate mo, ipaliwanag mo kung ano yung gusto mo, kung saan ka masaya. Sigurado kung may intindihan ng ate mo yun. Walang kapatid ang haharang sa kaligayahan ng kapatid. Kausapin mo siya para magkaliwanagan kayo. Saka na lang. Pride lang yan. Promise mo sa akin, bibigyan mo ng chance ang ate mo. Promise. Nag-iipon ako ng lakas ng loob. Problem solved. Salamat. Wala yun. Next time, may bayad ng advice. Sis,
Gusto mo ba next time kami na ni Melanie tumulong sa'yo mamigay ng pagkain? Hindi yung kung kani-kanino ka namin nakikitang magpatulong mamigay ng pagkain. Hindi. Ang ibig sabihin kasi nito, nakita ka kasi namin kagabi. May kasama kang lalaki habang namimigay ng pagkain. Si Alfred yon, bago kong kaibigan. Yung kasulatan mo sa opisina. At ngayon mo lang talaga balak ikwento sa amin na magka-eyeball na kayo ng lalaking yon? Eh, wala naman kasi dapat i-share. Tinulungan lang naman niya ako. Tinulungan ko lang siya at binigyan ko ng advice sa buhay. Wala lang yun. Pero alam mo, masaya ka nung nakita ka namin. Iba yung ngiti mo. Imagination nyo lang yun. Oh, denial queen. Don't tell a lie, wag mag-deny, aminin! Wow! Sis! Happy birthday! Nag-abala ka pa, may pabalon-balon ka pa, oh. Sis, maraming salamat. Maraming salamat kasi pumayag ka na ikaw yung mag-cater dito sa birthday ko. Wala yun, maliit na bagay. Pero ito, malaking bagay ito para sa akin. Sinunod ko yung advice mo na kausapin si ate. Okay na kami, sis. Maraming salamat. Sabi sa'yo eh, may intindihan ka nun eh. Tol, ganda ka muna kami. Oh, uy! Oh, wow! May handa! Happy birthday! Happy birthday, Tol! Thank you. Oh, tikman niyo itong pansit. Ito yung specialty ni Ses. Ah. Ses? As in yung pen pal niya? Tol, si Ses, bago ko pala kaibigan, siya yung may-ari na inorderan ng Carinderia ni Ate Luz. Ah. Ses, si James, si Ben. Hello. Hi. Kaya pala may mga hardship din sa pansit. Ang sarap niyo pong magluto. Kumaka po ako naman. Hindi pa matanda si Ses. Sige, tara, kainan na tayo! Akin yung barbecue. Doon ako doon sa pork chop. Kuha na kayo. Sige, bro. Sorry. Hi, Alfred! Happy birthday! Alam mo, kung gusto mo makuha yung gift mo, sumama ka sa mamaya, lalabas kami. Happy birthday! Ay! Tita, andyan po pala kayo. Hello po. Ako po si Diane. Girlfriend po ako ni Alfred. Diane, ano ba? Bakit may sinabi ba akong mali, Alfred? Tita, sana boto po kayo sa amin dalawa ng nephew niyo. Thank you. Salamat. Okay. Nangyari dun? Hindi ko alam. Tanong mo nga. Bakit ako? Ikaw na! Ikaw na! O sige, jack and board tayo. Bato! Pick! Oh, talo ka. Sabi ko na ako na. Sis, may nangyari ba sa opisina? Bakit kanina ka pa nakalugmok dyan? Wala. Pagod lang ako sa biyahe. Pagod? Ayan lang sa kanto yung opisina, oh. Si Alfred yan, no? Bakit? Anong ginawa sa'yo? Tigilan nyo na nga ako ng katutokso dyan sa Alfred na yan. Nakakaya sa ibang tao kung may makarinig. May nobya na yung tao. Alam na. Naman, may girlfriend na si Boylet, kaya sad si best friend. Hindi nga! Okay, kalma! Pwede huwag defensive. Grabe naman. Sorry, huwag niyo na lang akong pansinin. Sige na, balik na kayo sa trabaho. Ito na yung order!
Teka lang, meron pa. Kung may taong dapat na mahalin ay walang iba kundi ikaw. Wala ni bang makakapigil pa sa akin. Pinuhay mo muli ang takbo at ibok ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko'y uli nag-iba, napuno ng saya. Sa lahat, di maari, hindi maaring iwan. Wala na makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung ikaw na mismo kusang lilisan? Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Ses. Ses, iniiwasan mo ba ako? Bakit naman kita iiwasan? Hindi ka sumasagot sa mga text ko. Pati mga sulat ko, dinededma mo. Busy lang. Bakit ka ba nagpunta dito? Miss kita. Gusto kita makita. Alfred, hindi ko kasi maintindihan ba't ginagawa mo to. Kasi gusto kita. Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari natin sadyang matatangga habang ako'y may buhay. Alfred, ayos ka lang. Anong nakain mo? Yes. Seryoso ako. Gusto kita makita araw-araw. Gusto kita makasama palagi. Hindi ko to pinalo. Pero nararamdaman ko na lang. Ses, gusto kita. Ses, pwede ba kitang ligawan? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ses, ano ang sagot mo sa tanong ko? Pwede ba kitang ligawan? Hindi. Alfred, wala akong panahon makapagbiruan. Sir, seryoso ako. Mukha na nga tayong magtsahin eh. Ses. Ses, wala sa edad yan. Sinasabi mo lang yan ngayon. Maniwala ka naman sa akin. Hindi ko pakikinggan ang sasabihin ng iba. Ang pakikinggan ko ang puso ko. Ang kulit mo? Ses, titigan mo ako diretso sa mata ko. Ayaw mong magpaligaw sa akin. Ses. Ayaw kong ligawan mo ko. Sorry. Sorry na abala pa kita. Kamusta po? Hindi masarap. Ay, sorry. Thank you. Uy,
Narinig mo ba? Hindi daw masarap. Oo, kasi naman. Ano kasi nangyari dyan? Ilang araw na yan ganyan eh. May alam ka ba? Hindi ko nga alam. Alam mo naman yan, napaka-secretive these days. Teka, kausapin ko lang. Diyan ka lang. Aray! Ayan! Ano nangyari? Well, pati yun nga, ako nagagawa nito. Hindi. Kasi yung utak hindi. Mo eh. Kaya ko to. Malayo naman to sa bituka. Maliit lang, oh. Pero parang malapit sa puso. Hindi ko alam ang gagawin ko. Alam mo, gawin mo kung ano magpapasaya sa'yo. Dito lang kami. Bigla kita sa nasabi ko nung isang araw. Pero ang lahat ng yun ay totoo. Gusto kita, Ses. Pero kung masisira lang tayo dahil doon, kalimutan mo na lang. Ha? Ses, wala sa akin kung maging tayo o anuman. Kahit bilang magkaibigan, masaya na ako kapag kasama ka. Alfred? Pagpasensyahan mo na ako nung isang araw, ha? Hindi lang talaga ako sanay na may umaamin sa akin ng feelings niya. Pero sa totoo lang, masaya din ako pagkasama kita. Hindi ko nga alam kung nababaliw na ako sa gagawin ito, eh, pero... Pumapayag na akong ligawan mo. Mapayag na akong ligawan mo ko. Yes. 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 Thank you. Yes. Yes! Woo! Yes! Magkaka-girlfriend na ako! Uy! Sandali! Hindi pa kita sinasagot. Mapayag pa lang ako magpaligaw. Pero sis, may chance na ako. May chance na ako kapag sinagot mo na ako. Magkaka-girlfriend na ako! Wow! Woo! Sarap mo talaga magluto. Simula ngayon, dito na ako magbe-breakfast at magdi-dinner. Para ikaw ang una ko nakikita sa umaga at huling makakasama sa gabi. Sige na, ang dami mong nalalaman. Tapusin mo na, mamaya malilate ka na. Mm. Magkano to lunch? Breakfast meal, 60. And keep the change. Thank you. Sige, malilate ka na. See you later. Dinner. Yes. Ses. Alfred? Mahal kita, mahal na mahal kita. Kita sa iniisip ko. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Anong kaguluhan to? Baka may flying kiss. Kahapon lang depressed ka, ngayon parang hinangiran yung bibig mo sa kakasmile. Ano meron? Sandali. Isa-isa lang ang tanong.
Para kayong mga pulis na nag-iimbestige. Nililigawan ako ni Alfred. James, pakiligay sa second drawer. Okay. Thank you. Mukhang masaya ka. Naka-score ka na ba kay Dayan? Tol, tigilan niyo ako kay Dayan. Nag-usap kami kanina. Walang mangyayari dahil may nililigawan ako. Uy! Sino? Wait. Yung Ses? Tama! Tol, okay ka lang? Baka ginayo mo nun yung pagkain mo. Mataba na, matanda pa! Bastos ah. Guys, chill. Nasa opisina tayo. Hindi mo kaya respetuhin ang choice ko. Bro, we're just concerned. Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Mabait, maalaga, at malino ang gusto niya sa buhay. Kasi kayo, katawan at mukha ang nakikita niyo. Shut up! James, kaya nila. Labo mo eh! Kalma lang. Nasa opisina tayo. Kalma lang. Ano? Sino ba mauuna? Ikaw na. Baka ano pang masabi ko dyan. Dito ka lang, ha? Akong bahala dun. Hi, Alfred. Oh, hi. Wala si Ses eh. Naningil dun sa mga pagkain. Sa totoo lang, kami talaga nagpapunta sa'yo dito eh. Gusto ka namin makausap. Alam mo, mahal na mahal kasi namin yung kaibigan namin si Ses eh. Gusto lang namin linawin kung... Pipirahan mo lang bang best friend namin? Wow! Akala ko ba ako? Grabe ka, ha? Nadala na kasi ako sa mga ganyan, eh. Ano? Sumagot ka! Hindi ba kayo naniniwala na kaya kong mahalin si Ses? Si Ses, mapagmahal at mabait. Naniniguro lang kami na yun talaga ang rason kung bakit mo siya liligawan. At minsan, madaling sabihin ang salitang mahal. Pero mahirap panindigan. Alam niyo yung feeling na habang kumakain ka, nalalasahan mo yung luto na basta-basta lang o kung may kasama mo, may pagmamahal. Parang umaapaw siya na nahahalo sa niluluto niya. Una ko pala natikman ang luto ni Ses. Naramdaman ko agad ang pagmamahal niya. Parang umaapaw siya at nahahalo sa niluluto niya. Nalasahan ko ang saya niya at naipatikim niya sa akin ang kaabaitan ng puso niya. Kaya nung nakita ko na siya, hindi na ang itsura niya nakita ko, kundi ang kagandahan niya sa loob. Hindi ko piniperahan si Ses. Hindi ko kailangan ng pera dahil may matino akong trabaho. Pwede naman ako kumuha ng kaedad ko. Pero si Ses, Ses na kaibigan niyo ang nagustuhan ko. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kaya saktan si Ses. Oh, tol, kain lang kayo ng kain, ha? Yan. Grabe, ang sarap ni po talagang magluto. Uy, James, walang po, di ba? Sorry. Sir, presensya kayo kay James. Palabiro lang talaga siya. Okay lang sa akin yon. Basta kain lang kayo ng kain. Yes. Natutuwa nga ako, nakasama ko na rin kayo, eh. Naman, Alfred, singkagwapo mo itong mga kasama mo. Balik-balik lang kayo dito at ako naman malilibre next time. Wow! Iba ka rin, oh. Pero promise, dadalasan namin ang pag-lunch out. Di ba nga? Okay si Ses. Sobrang cool kaya yan. Sana nga, sagutin na nga ako eh. Uy, Ses, nagpaparinig na. Oo, sagutin mo na nga. Sagutin na. Hi! Grabe!
saya-saya. Love is in the air. Tsaka alam mo, mas lalong dadami yung mga customers namin dito dahil punong-puno ng pagmamahalan na itong Carinderia. Tigilan nyo na nga ako. Bakit? Oo, inuubo na nga yung customer eh. Nakakahiya sa kanila. Ah, walang gana. Hindi kita ikakahiya kahit kailan. Oh, bayad oh. Walang gana. Ay? Ano sabi mo? Patingin nyo rin kaya mga utak nyo, no? Para mo nang nanay yan, no? Nakakawala kayong gana. Oh, Alfred! Aba, pigilan mo sa... Kuya, kalma lang. Pasensya na po. Oh, sige. Ayaw mo ba tumigil, ha? Hindi na talaga kayo titigyan! Ha? Sus ka naman! Ses, sorry. Aray. Ayan kasi. Aray. Inuuna mo kasi yung init ng ulo mo eh. Sorry. Ayoko lang kasi na sinasabihan ka ng masama. Aray. Di pa nga tayo eh. Nahihirapan na ako. Hindi ka ba nasasaktan sa mga sinasabi ng tao? Ako kasi oo. Ses, huwag mo kasi intindihan ang sinasabi ng iba. Makikitid lang ang utak nila. Paano ko naman sila dedetmahin? Paglabas ko pa lang ng bahay, nakikita ko na sa mga mukha nila na pinagchichismisan nila tayo. Tigil mo na lang kaya yung panliligaw mo. Ses, hindi kita susukuan kahit ano mangyari. Ipaglalaban kita. Mahal na mahal kita. Kita sa iniis. Ate? Tagal kong hinintay ng oras na to. Pasensya ka na sa akin dati, ha? Ate, sorry din. Sana napatawad mo na ako sa pag-alis ko sa atin. Kalimutan na natin yun. Pinatawad na kita. Pero aminin ko, nung una, nagalit talaga ako sa'yo. Kasi iniwan mo ako mag-isa para ayusin yung farm natin eh. Pero, nakikita ko naman na masaya ka ngayon dito eh. Yun yung mahalaga. Ate, may isang tao kasi na nagpapatinong sa akin. Alam mo ate, niligawan ko pa lang. Ate, sobrang lakas na tama ko sa kanya. Kung ganon eh, gusto ko siyang makilala. Aba, sige ate, lunch break ko naman. Eh, may Carinderia po siya dyan sa kabilang kanto. Ate, ang sarap magluto. Talaga? Nakalunin kayo ni Mama. Uy, grabe ka sabi ni Mama. Totoo po ate. Talaga, hindi mo na-miss luto ko? Siyempre, na-miss ko yung luto mo. Pero, mas na-miss po kita. Din kita. Ano mo yung mga pagkain? Uy, Ses! Bakit parang sinisilihan niyang puwet mo? Kinakabahan kasi ko eh. Ngayon darating yung ate ni Alfred galing Cebu. Eh ano naman ngayon? Sigurado akong magugustuhan ka nun. Oo! Sana nga. Ako ba? May kailangan ba kayong inumin? Wala naman. Miss! May kailangan ka pa? Yan. At ito yung Carinderia ni Ses. Hi, Alfred. Ses? Hi, Ses! Masaya akong makilala ate. Hindi yan si Ses. Ayan si Ses.
Ses, nakwento ko kay ate na magaling ka magluto. Patikin mo naman sa kanya yung specialty ng karinderya mo. Ay, oo naman! Melanie, Jinky! Ay, oo. Pakiligpit naman ito. Tapos, kuha tayo ng masarap na pagkain. Paghain natin Hello siya. Po. Sana magustuhan niyo yung luto ko. Ate, upo kayo. Upo kayo. Sige, Ses. Excuse me. Thank you, Ses. Ate. Ano ibinuangan ba ako ni mo? Ate, ganun binuangan man ta ka. Ses? Yes? Excuse me lang. Huwag mo sanang mamasamain. Pero ilang taon ka na? Ate! 39. Magpo-40 na ako sa August. So, ibig sabihin, 13 years ang tanda mo sa kapatid ko. So, paano nangyari na nagkagusto sa'yo yung kapatid ko? Ate! Eloisa, maaaring hindi normal sa iba. Buti naman alam mong hindi normal. Ate, nakakahiya na. Umalis na tayo. Pabayaan mo. Ganun ba kalakas ang gayuman nito sa'yo? Kaya pinagtatanggol mo sa akin? Hoy! Bastos ang ate mo, Alfred, ha? Melanie. Bastos eh! Pasensya na kayo. Ate, halika na. Mahiya ka sa sarili mo. Hindi ka bagay sa kapatid ko. Alam ko, kung pupunta ka lang dito para mambastos, umalis ka na lang! Walang masama kung mahulog ang loob ng kapatid mo sa kaibigan kong si Ses. Buksan mo nga yung mata mo. Hindi lahat ng pinaniniwalaan mo. Totoo! Alis! Chu! Alis! Alfred, ganitong klase mga tao pa lang sinasamahan mo dito sa Maynila. Ate, tama na. Mahal ko si Ses. Tapos ang usapan. Ate, halika na. Alis! Tama na. Halika na. Bastos eh! Ikaw! Antong loko! Mukhang palad ka rin! Ate, ano yung mam itong ibuhat? Napaniwala mo kung na maayos ang buhay mo dito. Alam mo, babangon sa hukay si Mama at si Papa kung makikita ka nila ngayon. Ate, totoo namang maayos ang buhay ko dito. At isa, si Ses sa dahilan. Bakit? Binibigyan ka ba niya ng pera pang tustos sa mga gusto mo? Ate, huwag ka namang bastos. Mahal ko si Ses. Naguguluhan ka lang, Alfred? Ano bang alam mo sa pagmamahal? Alam ko na dapat puso at tinitignan kapag nagmamahal. Iuuwi kita sa Cebu kapag pinagpatuloy mo to. Ate, ayoko. Ate, dito lang ako. Nandito ang mahal ko, nandito si Ses. Gusto ko buwin ang future ko kasama si Ses. At ate, sana bilang kapatid ko, kasama ka din dun. Sayang ang tears. Tama na yan, sis. Hindi iniiyakan ng ganong klaseng tao. Tama na. Tama na yan. Ay! Teka! Bakit nandito ka? At may tapang ka pa talagang bumalik dito, ha? Hindi kayo ang ipinunta ko. Pigilan mo akong Melanie at baka maihintog ko yung babaeng to sa muscle ko. Kapal mukha mo? Hoy! Melanie, Jinky, ako nang bahala dito. Sige, naiwan niya na kami. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Ikan daw. Sige na. Mayos ka. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano bang habol mo sa kapatid ko? Hindi ko kasi maintindihan kung ano nakita niya sa'yo. Akala ko ba mag-uusap tayo ng matino? O sanay ka lang talagang mamaliit ng kapwa? Okay, sorry. Pero may hihilingin lang sana ako. Layuan mo ang kapatid ko. Kung makahiling ka, para namang ulam ang hinihingi mo. Intindihin mo sana kung saan ako nanggagaling. Mahal ko ang kapatid ko, kahit na matagal kaming hindi nagkibuan. At alam ko na masasaktan mo lang siya. Paano mo naman nasabi? Hindi ba kayo tinutukso ng mga tao sa baligid niyo?
wala bang pumupuna sa layo ng agwat ng edad ninyong dalawa? Gugustuhin mo ba na pasanin niya lahat ng panunukso ng mga tao dahil sa'yo? Hindi ba dapat mas piliin mo kung ano'y ikabubuti niya? Kaya sana, habang maaga pa, habang hindi pa kayo, palayain mo na si Alfred. Yun lang ang ipapanatag ng loob ko sa pagbalik ko sa Cebu. Ses, ako na ang magsusorry sa lahat ng mga nasabi ng ate ko. Ses, sana naman hindi magbago ang isip mo tungkol sa atin. Kasi ako, walang makakabago ng nararamdaman ko para sa'yo. Gusto mong lumabas mamaya? Kasi palagi lang tayo dito kumakain sa Carinderia. Ses? Pasensya na, pero... Pwede mo ba akong bigyan ng panahon mag-design? Ses, ano pa bang kailangan isipin? Ha? Kalimutan mo na ang nangyari. Huwag mo nang isipin. Huwag mo isipin ang sinasabi ng iba. Alam ko anong mahalaga. Ses, yung tayo. Ses. Alfred, naguguluhan ako. Pwede? Bigyan mo ako ng panahon. Sige, ilang araw ang gusto mo? Linggo, buwan, Ses, kahit ganun pa yan katagal, maghihintay pa rin ako. Hindi ko alam. Tol, napapansin ko palagi kang tulala. Ano na ba ang plano mo? Ewan ko. Pero habang tumatagal, kinakabahan ako sa magiging desisyon ni Ses. Isang linggo na siya hindi napaparamdam. Tol, natatakot ako. Tol, pwede. Ate ko. Pakita tayo. Sabi sa akin ng receptionist, nandito ka daw sa pantry, pinatuloy lang ako. Pwede ba tayo mag-usap? Upo ka muna, ate. Ate, buti na padaan ka. Ayaw ko kung paano natapos ang usapan natin ng isang linggo. Akala ko nga, nakabalik ka na ng Cebu eh. Dapat talaga uwi na rin ako nung gabing yun. Kaso parang may pumipigil kasi sa akin eh. Di ko naman makayang iwan ka na magkaaway na naman tayong dalawa. Ate, sorry na. Pero sana maintindihan mo kung gaano ko kamahal si Ses. Ate, kung itatanong mo sa akin kung bakit ko siya nagustuhan, wala akong isasagot na diretso dyan. Pero ang alam ko, sa puso ko, ate, siya ang gusto ko. Kaya sana, hayaan mo akong maging masaya na makasama ang babaeng mahal ko, ate.
Pasensya ka na sa akin, ha? Nag-aalala lang naman talaga ako sa'yo. Pero nakita ko naman kung paano mo tinupad yung pangarap mo dito, eh. Nakita ko rin kung paano mo inilalaban si Sis sa akin, kaya... Kaya pumapayag ka natin. Well, hindi ko pa masyadong naiintindihan ng lahat. Pero, kapatid kita eh. Mahal kita. Kung saan ka magiging masaya, syempre doon ako. Ate, ate, maraming salamat. Malalaman ni Sis to, ate, matutuwa siya. Sis! Bakit nandito ka? Namiss kita. Miss mo ba ako? Ano ba yan? Isang linggo na nga tayo hindi nakita pero ang seryoso mo pa din. May good news ako. May blessing na tayo ni ate. Oh, bakit parang di ka masaya? Fred, itigil na natin to. Sis, hindi mo ba ako narinig? Okay na si ate. Wala na tayong problema. Alfred, sa totoo lang, walang future ang magiging relasyon natin. Araw-araw na lang ba magbibingi-bingihan tayo sa ibang tao? Maraming iba. Napag-isipan ko na ito ang tamang gawin. Ikaw ang pinili ko. Ikaw ang gusto ko. Pag may nakilala ka ng iba, makakalimutan mo na ako. Itigil na natin to hanggat maaga pa. Linuloko lang natin ang mga sarili natin. Kung para sa'yo, lokohan to. Para sa akin, hindi. Wala akong pake sa sinasabi ng iba. Pero kapag galing sa'yo, ang sakit pala. Ayaw mo ba ipaglaban kung anong meron tayo? Sorry. Lord, alam ko pong nakikinig ka. Mahal ko si Ses at ayaw ko siyang mawala sa akin. Panginoon, tama ba itong ginagawa ko? Inilalagay ko na po sa mga kamay niyo ang lahat. Ano ba yan ang tabang? Walang kalasa-lasa, tara. Sa iba na lang tayo kumain. Ay, hindi ako. Bayaran mo. Ses! Ano itong nangyayari sa mga niluluto mo? Chinkipet ba? Huwag ngayon. Anong huwag ngayon? Nagsisialisan ng mga customer natin. Hindi daw masarap. Sorry. Sorry, nahihirapan lang talaga ako. Sorry, nabigla lang din ako. Ba't ganon? Bakit? Ginawa ko lang naman ang sa tingin ko. Tama, ah. Tama ba talaga? At least ngayon, hindi nalulokohin si Alfred ng ibang tao. Bakit sa tingin mo ba hindi siya nasasaktan? Ikaw, tingnan mo sarili mo. Nasasaktan ka din naman, di ba? Lilipas din to. Hindi naman talaga para sa akin ng magmahal, eh. Sis, lahat ng tao may karapatan magmahal at mahalin. Itago mo man sa amin, alam naman namin mahal mo si Alfred, eh. Tapangan mo ang sarili mo. Dahil sa pagmamahal, dapat walang takot.
Tingnan mo ako. Hindi naman ako marunong magkorte ng gulay, gaya mo. Pero sinusubukan ko. Kasi mahal kita. Kasi mahal ko tong karinderya natin. Kaya pwede ba magtulong-tulungan tayo para naibalik natin ang lasang I Heart You? Kaya naman ganito yung pangalan ng karinderya natin kasi mahal natin yung mga customer natin at gusto nating masaya sila. Kaya ko din, di ba? Kaya natin. Kaya natin to. Kaya na. Magtulungan tayo. At babalik lang din ang mga customer natin kapag naramdaman muli nila ang pagmamahal mo sa mga luto mo. Anong gagawin ko? Abate, kung mahal mo talaga, edi paglaban mo. Noy! Kailangan ko po ng tulong mo! Bakit? Bakit? Ano nangyari? Sumunod ka lang po sa amin! Noy, ano ba yung nangyayari? Kailangan ko po kasi ng tulong mo. Kasi po yung tulong? Kaibigan ko po. Malungkot. Eugene, ikaw na! Tara, tanta! Excuse me po! Excuse me po! Excuse me po! Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita. Ate Sis, di ba po sabi mo may sasabihin ka? Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita. Oh! 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 Alfred, tinanggap ko na dati na mag-iisa lang ako sa buhay ko. Akala ko yun na yun. Hanggang sa nakilala kita. Takot akong sumugal. Kasi takot din akong masaktan. Pero mas hindi ko pala kayang wala ka. Ngayon, handa na akong ipaglaban ka. Iyan kung tatanggapin mo uli ako. Sige. Pero sa isang kondisyon. Sabihin mo muna yung gusto kong marinig matagal na. Mahal din kita. Stop, stop! Wait po muna. Hindi ko marinig eh. Mahal din kita. Ano ba yan? Akala ko ba hindi mo ikakahiya o kinakahiya? Bakit panghina ng boses mo? Kita, mahal mo ako. Tayo na? Iniisip mo. Yeah! Oh, kami na! Kipa sa iniisip mo. Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo'y maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari natin sadyang matatanggap habang ako'y may buhay.
kita, higit pa sa iniisip. Sa taong nagmamahal, higit sa mga mata, kailangan, bukas ang puso, isantabi ang takot, matutong magtiwala. Dahil yan ang pundasyon ng anumang relasyon, ang matibay na haliki ng pagmamahal. Sa iniisip mo.